Mga kadogs, kamusta kayo? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang sabihin sa inyo, disclaimer lamang, hindi ako doktor. Hindi ako expert sa mga sakit ng ating mga alagang aso. Kaya kung may sakit ang inyong alagang aso at kung may pera naman talaga kayo na pangpabet, eh dalhin nyo na agad ito sa vet. Huwag nyo nang panuurin yung video na to, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon, mga kadogs. Pero kung wala talaga kayong budget, ay subukan ang remedy na sasabihin ko dito. Pero wala pa rin yung sapilitan. Depende po sa inyo, mga kadogs, na sa kamay pa rin ninyo nakasalalay ang kaligtasan o kaya ang paggaling ng inyong alagang aso. Mga kadogs, tulad ng nakikita nyo sa thumbnail, kailangan nyo ng dahon ng papaya, dahon ng oregano, olive oil, o kaya virgin coconut oil, okay na rin yon. O kaya yung gawa mismo ninyong langis ng niyog, so okay din yon. Dextrose powder, syempre hindi mawawala yan, mga kadogs. Igyok, atay ng manok, kailangan din yan, mga kadogs. So kapag nakitaan na ninyo ng isa sa mga sintomas ng distemper ang inyong alagang aso, eh dapat gawin nyo na agad ang remedy na ito. Kumuha lamang ng ilang perasong dahon ng oregano. Bahala na kayo magtansya kung ilang peraso ng dahon ang inyong kukunin. Syempre, mga kadogs, hugasan ninyo ito ng mabuti at kailangan lamang ninyo itong dikdikin. At kapag nadurog na ninyo ito ng mabuti, lagyan lamang ninyo ito ng olive oil. Tulad ng sinabi ko kanina, pwede rin yung virgin coconut oil or yung gawa mismo ninyong langis ng niyog. At kapag ready na, ipahid lamang ito sa ilong ng inyong alagang aso na naninigas. Isa yan sa mga sintomas ng distemper virus, mga kadogs, naninigas yung ilong. Pwede nyo rin itong ipahid sa mata ng inyong alagang aso. Pero take note, mga kadogs, papyaw-hapyaw lang, huwag ipahid doon sa loob ng mata ng inyong alagang aso. Delikado rin ito, mga kadogs. Mag-ingat lang sa pagpahid. Basta yung mayroong naninigas-nigas doon sa mata nila, pwede nyo pahiran ng oregano oil. Pwede nyo rin gamitan ng bulak. Depende na yun sa diskarte nyo, mga kadogs. Pwede nyo itong gawin ng 3 beses sa isang araw, mga kadogs. Pero depende pa rin po sa inyo, mga kadogs. At ito pa ang pwede nyong gawin, mga kadogs. Kumuha ulit ng dahon ng oregano. Mga 5 hanggang 10 piraso lang ng dahon ng oregano, mga kadogs. Okay na yan. Kailangan lamang ninyo itong pakuluan. At ang sukat lang na tubig na ilagay ninyo ay 1 cup lang. 10 to 15 minutes na pagpapakulo. Okay na yun, mga kadogs. Siyempre, kailangan lang ninyo itong palamigin at salain. At kapag malamig na, pwede na ninyo itong ipainom sa inyong alagang aso. Pwede nyong gawin ay 3 ml every 3 hours ang pagpapainom. Pero depende pa rin sa inyo yun, mga kadogs. Paala kayo, kung may sarili kayong diskarte, eh pwede naman. Makakatulong ito sa sipon at saka ubo ng inyong alagang aso, mga kadogs. At ang susunod din yung gagawin, kumuha ng dahon ng papaya. 1 piraso lang kasi nga malaki naman yung dahon ng papaya, mga kadogs. Pwede nyo itong i-blender or kaya dikdikin din. Kailangan lang din ng katas na ito. At kapag na-blend na o kaya na-dikdik na ninyo, ay haluan lamang ito ng water. Depende po sa inyo, kayo na lang po ang magtansya ng paglagay ng tubig. At lagyan din ito ng dextrose powder. Pwede siguro mga 1 kutsarang dextrose powder or kalahating kutsara. Kayo na rin po ang magtansya, mga kadogs. Pwede ninyo itong ipainom sa inyong alagang aso ng 3 ml 4 times a day. Pero, depende pa rin sa inyo yun, mga kadogs. Tulad na sinabi ko, kayo na po ang bahalang dumiskarte sa dosage nito. Pwede nyo bawasan, pwede nyo dagdagan. At syempre, kailangan natin bigyan ng ating mga alagang aso ng igyok. 1 beses lang sa isang araw, purong igyok lang, mga kadogs. Kung ayaw nilang kainin, pwede nyong i-force feed sa kanila. At syempre, bumili ng atay ng manok. Pwede nyong i-blend yung atay ng manok or dikdikin, durugin ng mabuti. Kasi nga, kapag may sakit ang ating mga alagang aso, ay talagang ayaw kumain. Mahirap pa kainin. So, kailangan laging soft food ang ipakain sa kanila. So dagdag ko lang, mga kadogs, dapat ang inumin nila ay laging mayroong dextrose powder.
Gawin lamang ang mga remedy na ito mga kadogs hanggat hindi pa gumagaling ang inyong alagang aso. Tuloy-tuloy nyo lang. Talagang dapat pagtyagaan ninyo mga kadogs. Dahil kung hindi nyo pagtatyagaan yan, hindi nyo paglalaanan ng oras, eh wala. Talagang matutuluyan ang inyong alagang aso.